Welcome back sa ating channel. Naging mainit nga na usapin sa mundo ng Senado ng paghuli kay Senador Jv at kay Senador Jnggoy Estrada at nagkainitin nga di umanon at nagkaharap sa mundo ng Senado at sa Senate hearing. Sabi nga ng isang netizen, I now understand why the case of Percy Lapid is too stubborn because this Santos is good only in apprehending, no parking in Bangus, violation to impress superiors according to GV, than solving real crime like slaying of Percy Lapid. That's why the case is getting colder and colder despite of overwhelming leads than being solved. Dapat di ganun kadali makapasok sa kapulisan. Dapat required sa mga ito ang intermediate law na pasado ang mga ito sa exam. Dapat may board exam ang mga ito at di dahil lang sa napag-push up at lift up ng sampo, malaki ang dibdib. Nakakatama ng ibon gamit ng tirador. Pasok na. What I mean ay hindi lang pasado sa criminology, etc. Dapat pasado din sa pagkaunawa sa batas at higit sa lahat, pasado sa annual na exam ng GMRC at quarterly drug test para di pinag-iinitan ang bangus. Kahit ako si Senador JV, tatamaan talaga sa akin ang mga to. Daming problema sa peace and order ang pinagkakaalaban, fish and porter. Oo na. Meron o wala kayo sa pwesto, di dapat kayo hinhuli. Di dapat ginagawa ng mga yan ang trabaho nila, lalo na pag kayo ang kaharap nila. Mga walang hiyang mga yan. Dapat huliin na mga yan eh. Mga ordinaring tao lang kasi yon ang sinumpaang tungkulin nila. Ngayon ko lang nalaman sa pag-pandemic pala, dapat wala na yung mga batas-batas na yan. Baliwala na rin kung sino ang mga gumagawa ng batas na yan. Pag nagbayad ako ng multa ko, ina-illegal parking, kukurakutin nyo din. Pambihirang klase na kakaumay na. Well, para nga sa karagdagang impormasyon, panoorin nga natin ang buong detalye. At kung bago ka pa lamang sa aking channel, huwag kalimutan i-click ang subscribe button at notification bell para lagi kang updated sa ating mga bagong video. At para sa solid viewers natin dyan, maraming salamat sa walang sawang pagsuporta. At huwag kalimutan, mag-iwan ng inyong mga komento sa comment section at ating pag-uusapan. 1, 2,